Good morning, mga kamamala. Ako ay magluluto ngayon ng batso. Batso ang tawag dito. Ito yung mga rekado niya. Bawang, sibuyas, may pisos tayo, may kamatis, may kunting karne, at may taba din, taba ng baboy. Ito ay aking pagmamantikain at saka itong ating pangpalasa at ito yung upo. Tingnan nyo mga kamamala, pare-parehas ang hiwa para mas maganda. Yan ang ating lulutuin ngayon. Actually, alas 10 pa lang pero magluluto na ako para sa aming pananghalian. Ito ang aking batso. Dito sa Ilocano, batso ang tawag dito. Masarap ito pag naluto. Ayan. Magigisa na tayo. Hinahin muna natin itong taba ng baboy sa ating tanggalin yung mantika niya. Lalagyan ko muna ng kunting tubig. Tumanggal ko yung sabaw niya ng kunti kanina na pinanglaga ko para matanggal yung kwan, tapos yan yung mamantika na siya. Yan na rin ang ating gagamitin pang bisa. O, ganyan. Tapos ilagay na natin itong karne. Hindi po nilagyan ng mantika. Yan ang kuha na mantika. Kundi puro mantika ng baboy yan. Yan lang. Lagyan lang pang mag-isa. Kunting karni lang kasi high blood kami dito. Lagyan lang natin ang sibuyas muna kasi mas matagal maluto yung sibuyas. Natin itong bawang. Bawang. Ganito lang kasimple ito pang niluto ang batso ng Ilocano. Mamigibuan na ng konti. Ayan, maganda na. Maluluto na yung kwan. Isunod na natin ang kamatis. Kamatis. Para hindi malamsa ang pisos at babango siya pag naluto, ibisa natin ang kunti dito. Ito ay piso para masarap.
Ano ito na, ang sarap. Ganyan. Tapos, tapa natin ng konti. A few minutes later. Yan, ang tsura niya na oh. Para ang sarap-sarap na kasi ang bango na eh. Pag naluto kasi yung fish sauce na ihalo na sa ganito, mabango na siya. Tapos ngayon, lagyan na natin siya ng pampalasa na para dumikit yung pampalasa. Isunod na rin natin yung upo. Dali lang, kukunin ko sa upo. Itong upo, pag ako nagluluto nitong batso na ito, hindi ko nilalagyan ng tubig. O siya kasi siya nagsasabaw. Yung tubig niya ang magluluto sa kanya. Kaya malasa pag ito nagluluto. Parang ang dami, di ba? Pero mamaya iyan, liliit din yung kuko. Maaano rin siya, matutuyo, liliit. Ayan, no, tingnan nyo ang ganda ng kulay niya. Hindi kasi ako naglalagay ng food coloring o kaya yung atsuite. Hindi ako naglalagay sa ganito ng atsuite. Gusto ko yung natural. Ayaw ko nang lagyan ng atsuite ito. Yun, yun na yun. Takpan lang natin hanggang sa maluto na yung ating bakso. Ganyan lang yun. Takpan. Yan na. Maluluto na siya. Hinaan lang natin ang konting apoy niya. 5 minutes later. Buksan na natin. Titingnan na yan. O, makuntik yung sabaw-sabaw na o. Yan, nagsabaw na. Mamaya iyan, pag naluto ng kwan, yan na siya. Mas gusto ko yung ganitong natural kasi mas masarap. Ayaw ko yung may kulay. Oh, yan, nagsabaw na ako hanggang sa maluto. Hindi pa mamaya siya luto. Mamaya pa naluto yan. Ganyan lang ang version ng aking batsu. Batsu ang tawag dito sa Ilocano. Dinisang upo. Takpan muna natin hanggang sa maluto na siya. Ito na. Wow, luto na siya oh. Tingnan niyo mga kamamala. Hindi siya masyadong masabaw. Tamang-tama lang kasi mga bata gustong may sabaw. Ayan, luto na ito. Ngayon ay titikman na natin. Sandali lang. Yummy. Papatayin ko na. At ililipat ko na doon sa lagyanan. Yan na ang ating batso. Diba? Hindi siya masyadong masabaw. Sa taas lang yan. Pag inan mo yan, tama lang yan. Sarap siya. Thank you mga kamamala. Sana magustuhan niyo ang aking vlog ngayon. Ito ay batso ng Ilocano. Tatakpan ko na siya. Sana magustuhan niyo mga kamamala. Please subscribe naman sa aking munting channel. Sa aking munting video para kahit papaano magkaroon din ako ng mga subscriber at mga viewers, thank you mga kamamala.